Welcome back guys sa panibago nating video tutorial. Ngayon naman ang iyaano natin, i-vlog natin sa video na to ay ang tungkol naman sa isang smart board TV. Pakita lang natin. Ayan. Meron siyang installan. Tapos yung sa Wi-Fi. Ayan, Wi-Fi modem. Ayan, Wi-Fi modem. Tapos yung sa mga integrated peripheral niya na kagaya ng mga RC sa audio-video, sa antena, saka sa USB. Ngayon guys, mag-umpisa na tayo. Kung ano yung mga dapat nating pakakatandaan pag nagtutroubleshoot tayo, pag humahawak tayo ng mainboard. Una-una, syempre, ang ikukonsidera natin una-una sa mainboard is laging meron siyang high voltage saka low voltage. Kaya pag nakita nyo yun na may ganyang line sa gitna ng transformer o chopper man, ibig sabihin nun, ayan yung mga section na dapat natin pag-ingatan kasi nga high voltage. Ibig sabihin, ang pumapasok na supply sa kanya is mataas. Pero paglagpas dito sa secondary, medyo mababa na. Ngayon, bago tayo pumunta rito sa secondary, siyempre primary muna. Hindi ko nagagawa ng diagram to kasi meron na tayong naunang video nito. Panoorin nyo na lang kung paano. Ngayon, iaano ko na lang din, papasadaan ko na lang kahit paano. Itong primary guys, meron tong mula rito sa AC input. Ito yung AC. Saan pumunta rito ng NPC para sa in-rush current niya, tapos capacitor. Tapos dumaan ng coil bago pumunta ng capacitor na 400 volt. Siyempre, pag magto-troubleshoot ka, kailangan may masukat ka rito na 300 volts o higit pa. Pag meron kang nasukat dito na ito yung negative, yan, negative, positive, kailangan pag may nasukat ka rito na 300 volts, ibig sabihin, buo ang fuse mo, buo yung sirkuito mo. Ang pangalawa mo na lang titingnan dyan, kung may supply itong PWM IC. Ito yung PWM IC guys. Ito, kung makikita nyo, ayan, napakaliit lang. Katabi ng photocoupler. Ito lang siya guys. Ayan, napakaliit. Ngayon, ang titingnan nyo dyan, sa PWM IC na to, kung may supply. Ito yung supply ng PWM IC guys. Kasi ito naman yung capacitor na to, nanggaling naman dito sa auxiliary winding. Ayan. Ito yung capacitor na yan. Titingnan nyo kung may supply yan. Galing dito ng auxiliary winding, pumunta ng diode, na-rectify niya, tapos pumunta ng capacitor para i-boost niya itong VCC supply nitong PWM IC. Ito yung PWM IC, ito yung MOSFET kung saan. Ito yung pinaka-driver ng MOSFET galing ng feedback ng optocoupler. Kung saan ang trabaho nitong optocoupler, ina-isolate niya yung high voltage section at saka low voltage section. Ibig sabihin, dalawang sirkuito. Isa sa high, isa sa low. Ngayon, ang ano naman nito, yung cycle ng voltage o current niya. Pag okay na yung ano, walang problema dito sa primary, magkakaroon ng secondary output papunta rito sa mga Schottky diode na to sa secondary. Dito tayo mamaya mag-uumpisa kung paano mag-uumpisa mag-troubleshoot pag walang problema itong primary. Ngayon, pag walang problema itong primary, meron kang 300 volts dito o higit pa sa malaking capacitor. Tapos, dito meron kang VCC para dito sa PWM IC. Galing dito ng capacitor na to, galing din ng auxiliary winding nitong primary section ng transformer. Para magkaroon ng VCC ito, itadrive niya itong PWM IC. Ngayon, magkakaroon ng pulse width itong transformer. Magkakaroon ng induced current sa kanya at tatawid sa kabila, papunta ng secondary. Saka naman, magkakaroon ng supply itong secondary. Ito yung sa primary natin ng 12 volts at ito naman sa inverter section. Mamaya dito tayo mag-umpisa yan natin. Dito muna tayo sa primary kung paano yung
paano nagse-circulate yung supply voltage ng primary. Ngayon, pagka okay naman itong primary, halimbawa, tumawid na, at wala kayong nasukat dito na supply sa secondary, kasi ang design talaga nito para maiwasan na magkaroon ng problema, lalo na sa mga sensitive section kagaya ng CPU, mga sensitive section, mga sensitive na IC. Kaya ang ginamit nilang ano rito, isolation component ay ang optocoupler. Kung sakali man magkaroon ng short circuit dito, hindi magkakaroon ng supply itong optocoupler sa ano niya, sa input. Ito input kasi itong papuntang output. Pag hindi magkakaroon ng output itong optocoupler, hindi gagana yung primary section. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng hanggat hindi nat-aalis yung shorted dito sa secondary. Ngayon, pag nagkaroon na ng ano yan, at natanggal mo na yung shorted yan, saka uli mag-activate itong optocoupler kasi magkakaroon niya na ng supply para mag-activate yung photodiode. Pag nag-activate yung photodiode, biglang magkakandak yung transistor sa secondary ng ay sa output nitong optocoupler. Saka na uli, iikot yung kuryente sa loob ng primary to secondary. Ganun lang umiikot yung voltage current dito sa primary at saka sa secondary. Ngayon, subukan natin guys dito naman sa primary muna tayo bago tayo pumunta ng secondary. Ito naman sa mga alam na, siyempre, binabypass na kagad kung saan ano, madalian lang. Lalo na kung marami kang ginagawa, tumidirekta na kagad sa secondary. Ito para sa mga newbie lang, sa mga hindi pa marunong. Para kung sakaling wala kayong masukat dito na supply sa secondary, papakita lang natin kung paano ang tamang pag-troubleshoot. Ngayon, sasaksak ko lang guys. Babaliktad ko lang, kitingnan nyo na lang. Ito yung malaking kapasitor na maliit. Babaliktad ko kasi dito, di natin masusukatan itong kapasitor na maliit kasi wala siyang nakalabas na pan, nasa ilalim. So, ito na yon. Ito yung pan ng malaking kapasitor at saka ito yung maliit. So, yan. So, ibig sabihin, pag siningnan mo ng ganun, ito yung negative, tapos ito yung negative, magkasama yung negative na yan, yan, dyan tayo mag-ano ng negative dito. Sa negative supply, dyan tayo maglalagay ng negative probe natin. Tapos ito yung kabila, positive. So, ngayon, sasaksak natin. Titingnan natin ngayon. So, ngayon guys, yan, mayroon na siyang standby. Dito sa primary section guys, kailangan dalawa lang ang pinaka test point na importante na makuha natin sa kanya. Itong kapasitor na malaki sa maliit yung pinakita ko kanina, binaliktad ko lang siya para masukatan natin ng maayos. So, ito yung negative ng kapasitor, negative, tapos positive. Mapapansin nyo eh, meron tayong nasukat na 318 volts DC. Tapos dito, sa supply ng BWM IC, kailangan makasukat tayo ng mga 12 volts. Ayan, kailangan makasukat tayo dito ng 12 volts. Ayan guys, 13.66 volts. Supply ng BWM IC, yung driver ng power MOSFET. Kailangan nyo nang magdadrive sa kanya, kailangan hindi mawala yan. Pag wala kang masukat na ganyan, ibig sabihin, sira yung PWM IC mo. Hindi magkakaroon ng secondary supply kasi sa primary pa lang, sa high voltage section pa lang, may problema na. So, kailangan i-fix mo muna yung primary high voltage section pag walang supply itong kapasitor na to para sa PWM IC driver niya. So, hindi ka muna ang po-proceed sa secondary, sa primary ka muna. Ngayon, pagka meron naman yan, at walang secondary, malamang sa malamang, yung secondary mo may shorted. Kaya lang hindi niya may drive dahil, tatanggalin ko lang guys ha, sa troubleshooting tayo. Kanina sinukata natin, meron to. 317 volts ata yun. Tapos, ito yung supply dito sa collector nitong power MOSFET na to. Supply yun 300 para dito sa pinaka-collector niya o sa drain. Tapos, ito namang maliit na kapasitor, nakasukat tayo ng 12 o 13 volts yun. Supply naman yan para dito sa PWM IC na to. Ayan, katabi ng photocoupler. Ayan, yung PWM IC katabi ng photocoupler. Ito PWM IC driver nitong MOSFET. Ngayon,
pag kumpleto naman yan, may supply naman itong capacitor. Ito normal, meron talaga lagi yan. Ang madalas nangyayari ito, wala. Kasi hindi na gumagana itong PWM IC. Ngayon, pag meron naman yan, pag meron naman itong supply kumpleto sa dalawang test point na capacitor na to, ibig sabihin lang noon, maaaring shorted itong MOSFET mo sa backlight section, yung inverter niya, at maaaring dito yung mga Schottky diode o individual diode, maaaring mga may shorted yan. Kaya walang secondary. Bakit? Kasi hindi magkakaroon ng supply itong input ng optocoupler kung saan di na-drive naman ito ng isa pang TLA 431 kung saan ang output supply nito galing dito sa input nitong Schottky diode. Saka lang magkakaroon ng supply ito pag walang problema. Kaya pag may problema ito, hindi magkakaroon ng supply itong photocoupler, hindi gagana ito yung PWM IC natin. Kaya walang reaction sa secondary. Kailangan maging okay ito, magkaroon ng supply itong input ng photocoupler. Pag nagkaroon ng supply input itong photocoupler, biglang mag-activate yung photodiode niya at saka magkakandak yung phototransistor para magpadala ng signal dito kay PWM IC. Saka naman magkakaroon ng pulse width itong power MOSFET para dito sa chopper. Ganun lang yung cycle ng ano niya, ng current. Ngayon, punta naman tayo sa secondary. Itong secondary guys, papaliwanag ko lang. Ito yung input ng para sa mga voltage regulator papunta ng MCU, memory. At ito naman yung Schottky diode ng papunta ng inverter section para sa backlight niya. Tapos ito yung MOSFET para dito sa inverter section. So paano ba malalaman kung alin yung input sa dalawa? Siyempre malilito kayo dito kung minsan kasi hindi naman pare-pareho lahat ng board. Yung facing ng ano niya pare-pareho, iba-ibang design. So para malaman mo lang kung alin yung input ng inverter, mas mataas ang supply niya. Yung input ng paras dito sa mga ibang component, kagaya ng MCU, memory, amplifier niya sa iba pang section, is nag-uumpisa sa 12 volts. Itong gawin natin, una-una. Tingnan muna natin, hanapin natin ang input supply ng secondary. So, ipa-plug ko lang to. Plug ko lang. Yan. Naka-ano na siya. Naka-standby voltage na. Yan, naka-ano tayo sa 20 volts. Ayan. Tapos, i-ano ko lang to sa ground. Dito na tayo mag-grounding. Kailangan sigurado nyo lang guys na yung ano nyo, kamay, stable. Ngayon, hanapin natin kung saan yung 12 volts. Ito yung sa collector guys. Ayan. Makikita nyo na may nasusukat tayo na 11.94. Ibig sabihin, ito yung input supply galing na secondary transformer at ito naman yung masusukat natin na 18.10 volts. Ibig sabihin, ito naman yung pumunta ng backlight section natin. Ayan, 18.10. Pumunta siya nitong yung Schottky diode nitong inverter section, pumunta naman siya ng MOSFET. Ito yung MOSFET ng backlight section. At ito naman 12 volts. Ito naman yung supply papunta rito sa MCU natin. So ngayon, ang pangalawang gagawin natin, dahil na-trace na natin kung alin yung input, ito yung input, titrace naman natin kung saan pumunta yung mga input supply. Kasi kung may input, dapat may output. So ngayon, tatanggalin ko muna. Yan, tatanggalin ko muna. Tapos, pupunta tayo sa continuity. Continuity. Ayan, tapos, hanapin natin kung saan pumunta itong mga input supply. Makakita nyo naman guys, itong mga coil na yung back coil na to. Yan yung mga, ano, mga test point, yan. Tapos, kaya lang, bago pumunta dito yan, dumaan muna yun ng mga ganitong IC. Makikita nyo, mayroong 5 pins, 6 pins, ganyan mga IC na yan. Titingnan nyo kung saan yung input. Kasi pag natrace nyo kung saan dyan pumunta yung input, ibig sabihin,
Hahanapin nyo kung saan naman yung output. Ayan guys. Ayan. Ibig sabihin, yung input nito pumunta rito sa isa. Tapos yung output nito, ayan, ibig sabihin, confirm nito yung input. Ibig sabihin lang, no, kailangan magkakaroon siya ng output. Pumunta naman dito. Ayan. Yung, ito yung pinunta naman ng output. Ayan, ibig sabihin, dito tayo kukuha ng output. 12 volts input, pumunta rito. Yung output niya, pumunta rito. So, mamaya, pag sinaksak natin, kukuha tayo ng output dito sa back coil kung ilan. Ito na isang pinuntahan. Pangalawang pinuntahan niya, kukuha natin ito ng pangalawang coil. Ayan, ibig sabihin, dito pumunta. Ayan, pangalawa, pinuntahan ng 12 volt. Tapos ito, back coil na to. Ayan, ibig sabihin, ito yung in niya, ito yung out, pumunta naman dito na back coil, pangalawang pinuntahan ng 12 volts. Meron pa, tingnan natin, ito pa isang back coil. Ayan, dito naman pumunta yung 12 volt. Tapos, itong isa, pumunta ng, ayan, dito. Ibig sabihin, tatlo na. Tatlo na yung pinuntahan ng 12 volts, isa, dalawa, tatlo. Kailangan magkaroon ng output yan. Mamaya, pangatlo na. Hanap pa tayo. Yan, ito yung pangapat. Ito yung coil. Back coil na pangapat. Yan. Sabihin ito, yung output niya. Yan, ito yung output. Yan. Ang mga test point natin, isa, dalawa, tatlo, apat. Galing ng 12 volts. Ito guys ha, paalala lang, ma-output na yan. Kasi nga, inaanap muna natin yung 12 volts in. Kung saan may in, dapat may out. So nga, sasaksak natin. Ito nga pala guys, bago ko makalimutan. Bago pala tayo pumunta roon, ito pala. Meron dito, pero paalala lang, hindi lahat kasi ng board may mga ganitong spec. May mga nakalagay na palatandaan. Ito, kung makikita nyo, ito paalala lang, bago ko makalimutan. Pansinin nyo, medyo maliliit lang, hindi nyo makikita gaano. Dito sa ilalim nitong board na to, kung makikita nyo, ayan, smart TV yan guys, ayan, no? Meron siyang LAN para sa LAN cable at meron siyang modem para sa Wi-Fi. Ayan, para sa Wi-Fi nyo. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa pinakailalim ng board, may nakalagay siya na standby 12 volts. Ito yung in niya na 12 volts. Ayan, nakalagay. Ayan, in 12 volts. Tapos, standby 5 volts. At meron pa. Ito, ito pa yung isa. Ayan, 3.3. Ayan, nakalagay. Standby din yan, 3.3. Tapos, at meron pang ayan, 1.5 para sa DDR niya. Memory yan ng pinaka-CPU. Ayan, yung 1.5. Sa madaling salita, during standby mode, meron dapat tayo masukat na 12 volt sa input, 5 volt para sa output, saka 3.3. Ayan, 3.3. At saka 1.5. Ayan, 1.5 para sa memory niya. Sa ano to ng CPU na. So ngayon tingnan natin. Saka ito yung palagay sa panel niya. Ayan, no? Ayan, VCC panel na 12 volts. Ayan. Ayan, subukan natin isaksak ngayon. Ito guys, isaksak na natin. Ayan. Ayan, naka-standby na. Standby mode muna tayo. Yung during standby mode, ito yung makukuha nating supply sa kanya. Ground, kailangan ground. Pwede naman dito, kaya pwede rito. Ilalayo ko lang, dito ko ilalagay sa, ano. Dito lang ako mag-ground para safe, para hindi dumulas dito.
Ayan, tapos nakano ko sa 20 volts. Ito yung input. Kung mapapansin nyo guys, meron tayong nasukat na 11.94 volts DC. At ang output nito, mapapansin nyo, nakalagay 5 volts standby. Yan, ibig sabihin, meron. Okay, check. Pangalawang standby na nakalagay sa kanya is yung 3.3. Yan, nakalagay standby 3.3. Yan, 3.26 volts. Yan. Malapit na rin sa 3.3. At itong isa is 1.5. Ayan. Exacto, 1.5. Kailangan guys, hindi nagpa-fluctuate yan. Kasi sa CPU yan eh. Sa pinaka-memory niya. Yung DDR. Kailangan stable yung 1.5 na yan. Ayan o. Hindi nagbabago. Kahit ibabad ko na matagal. Talagang 1.5 talaga siya. Medyo manual lang yung tester natin. Gumagalaw-galaw yung test prod. Pero pag diniin mo siya ng todo, 1.5 talaga, hindi siya nagbabago-bago. Yung 3.3, ganun din dapat to. Ano? Ganun din. 3.26, 3.25. Siyempre, digital yan. Ganyan talaga ang laro ng digital. Pero hindi dapat yung manon na sa 3 volts, 2.9 volts. Kailangan ganyan lang, stable siya. Saka yung 5 volts natin na standby, kailangan stable din siya. Yan, 5 volts. Kung mapapansin nyo, ayan o, 5.13, hindi gumagalaw. Lahat yan dapat stable yan. Kasi kung hindi stable ang mga supply na yan, hindi mag-on yung unit mo. Hindi mag-on yan. E paano naman pag hindi stable ang supply? Ibig sabihin, check yung mga capacitor nyo. Yung mga filter, maaari may problema yung mga filter capacitor. Ganun lang kasimple. Ngayon, ipa-power on ko lang. Dito guys, sa 12-volt VCC, supply, wala pa yan. Ito nakalagay, VCC panel, wala pa. Yan. I-on ko. Titingnan natin kung magkakaroon ng VCC supply. Yan, naka-on na yan. Ayan, naka-on. Tingnan natin kung may 12 volts. Yan, ibig sabihin, meron. Gumana na, nag-activate na yung supply ng ano natin, panel. Papunta ng Tcon board, ayan, ibig sabihin, nagkaroon na siya. Sa pamamagitan ng LVDS cable, meron na yung papunta ng Tcon board natin. Sabihin, okay na yung board, walang problema. Kasi nag-out siya ng 12 volt. Ganun lang kasimple ang pag-troubleshoot sa isang board kung buo, kung walang problema. So ngayon, paano naman kung walang naka-indicate na mga standby supply? Kasi hindi naman lahat talaga, may mga naka-indicate. So ngayon, balik tayo rito sa ibabaw. So kanina guys, sinanuan na natin yung mga test point. So dito naman tayo magsukat sa ibabaw. Bukan naman natin. Standby mode, yan, standby mode. And during standby mode, ito yung input na yan, 12 volts. Ito yung in. Yan. 5 volts. Yan. 5 point. Tapos, ito yung 3.3. Yan, stable yung 3.3. Kaparas din doon yung tinawag natin yung ano. Tapos, ito yung 1.5. Ayan o. Yan guys, stable din 1.5. Ayan, ibig sabihin, during standby mode, itong mga test point natin, 5 volt, 3.3 volt, saka 1.5 volt, ayan yung naka-indicate sa ilalim ng board. So ito, titingnan natin, yan, wala pa. Walang supply, tapos ito, yan, wala rin supply. Ito dito, siguro malamang familiar kayo dito sa IC na to, kasi binlog na rin natin to yung 1117 kung saan meron siyang naka-indicate na 18, ibig sabihin 1.8 volts, wala pa. Ayan, wala pa siya. Na kung mapapansin yan guys, wala pa. Napapakita lang natin para alam nyo na walang supply. Itong isa rin, wala pa rin. Wala rin supply, itong back coil. Tapos itong isa, wala rin.
Ibig sabihin, yung nakaindikit sa ilalim itong board na standby mode na 5 volts, ito yung 5 volts, 3.3, saka 1.5. Ayan lang yung dapat na meron siya during standby mode. Kasi kahit nakatihayan na yung board, kahit dito, wala kang masusukat dito rin. Eh. Dito wala. Oh. O ganito, may ginawa akong diagram. Bubunutin ko lang. Yan. So guys, ang ginawa kong diagram, pag saksak ng unit during standby mode, may masusukat tayo dito ng 12 volts. During ano standby mode, masusukat tayo ng 12 volts. Kung saan, pumunta rito yan sa IC na to, yung 12 volts input, 5 volts yung output. Yan, dito. 5 volts yung output. Yan, 5 volts yung output. Tapos, 3.3, ito yun, yung pangalawa. Saka 1.5, ito yung pangatlo. Yan muna. Ito, wala pa to. Pero, yung in nito, nanggaling dito. Kung mapapansin nyo, ito yung in na to. Yung in nito, nanggaling din dito sa input na 12 volts. Pero, wala pa siyang out. Kasi nga, kailangan pagumana yung enable circuit niya para magkaroon ng output to. Isabihin, duman muna to ng MCU. Tapos dito, ganun din. Ito naman, dumaan ito ng transistor. Itong IC na 1117 natin. 1117. Nakalagay 1.8. Itong IC na to guys, na 117, makikita kayo dito ng 18. Ayan yung ibig sabihin, 1.8 volts. Dito pumunta yan sa transistor na to. Ayan o. Hindi pa siya gagana kasi kailangan mo na mag-activate itong transistor na to. Pag nag-activate yung system control, i-command niya to magkakaroon ng enable supply itong transistor na to. Saka lang magkakaroon ng 3.3 volts itong IC117 at saka lang siya maglalabas ng 1.8 para supply dito sa MMC NAND memory natin. Ayan, MMC NAND memory ng CPU. Ito yung guys. Mapapansin nyo, itong transistor na to, ito, kailangan mo na mag-activate to. Ito, papakita lang natin. Itong IC guys na 1117, mag-out yan ng 1.8 volt para supply dito sa non-memory yung AMMC 1.8 ang supply niya ni. Kung saan ang input nito, ito yung input out ground, ito yung ground, ito ground pinaka output at saka ito yung input galing dito sa transistor na to. Yan o, oh. Yan, mamaya i-take note nyo lang kasi pag during standby mode hindi pa nagkakandak itong transistor, hindi pa siya nag-activate, kaya wala pang supply ito. Kailangan mag-activate muna itong ano, magkaroon muna ng conduction itong transistor para magkaroon ng 3.3 volts. Ito naman, yung supply naman ito galing dito sa 12 volts, pero, yan o, 12 volts, pero wala pa siyang out kasi nga, nanggaling pa yun ng mga enable circuit eh. Kailangan gumana yung enable niya para magkaroon ng out. Tapos, alin pa? Ito, ganun din. Yan o. Galing din siya ng 12 volts. Pero, wala pang out kasi galing din siya ng enable circuit. Galing din siya itong sa CPU. Ibig sabihin, ang CPU natin, meron siya mga tinatawag na siyempre, ang CPU natin kailangan meron siyang BCC, yung crystal niya, para sa oscillation, para mag-oscillate yung CPU at ground. Meron tinatawag na IR, para papunta sa mga ganito, sa control board. Kung saan, nandun yung mga KN, K0, K1, K2, para sa mga channel volume niya. Tapos sa power on niya, ito yung sa pulse width modulation niya. Pulse width modulation enable niya. Tapos dito sa backlight on, backlight adjust, dito sa panel on,
kailangan gumana yung panel enable niya. Pag gumana yung panel enable circuit, saka lang magkakaroon nito, ay magkakandakit yung transistor nito, maglalabas ng 12 volts. Ang in nito, 12 volts, yan. Ito yung transistor sa panel, ito yun. Ito yung sa panel niya, yan. Saka lang magkakaroon ng 12 volts yung supply itong panel pag nag-activate itong transistor. Ito yun. Ang in niya 12, out niya 12 din para sa Tcon board. Tapos ito rin, ang in nito 12 volt, ang out niya papunta rito, kailangan may enable circuit yan dito para gumana yung output. So ngayon, subukan natin guys. Doon tayo sa mga enable circuit. Yan, sasaksak ulit siya. Yan, naka-standby na. Yan, eto balik ulit tayo guys. Pasensya kung paulit-ulit para lang sa para naman sa inyo 'to, hindi naman para sa akin. Para matuto lang din kayo. Yan, during standby mode, ito yung sinasabi ko na meron kang 5 volts, 3.3 volts, at saka 1.5. Ayan yan. Tapos itong transistor na to guys, wala pa. Ayan o. Wala pa siya. Kailangan mag-activate muna yan para magkaroon ng 3.3 volts to. Kasi ang in nito, 3.3. Ayan o. Nakita nyo, 3.26. Galing dito, ayan, 3.26 pareho, di ba? Yun, galing dito yung 3.3 nitong transistor sa collector. Kasi itong base nito, pumunta rito eh, sa enable circuit ng CPU. Pag nag-on ka, nag-command ka ng on, saka lang magkakaroon to ng 3.3 na out. Kung saan, collector to emitter, isu-short niya ngayon to para magkaroon ng 3.3 yung out ito. Kaya wala pa. So ngayon subukan natin, i-on natin. Tapos itong sa ano, dito sa panel niya, supply ng panel natin, meron din siyang 12 volts. Ayan, meron siyang 12 volts pero wala pang out. Ayan, wala pang out kasi naka-standby mode pa tayo sa dalawa na. 3.3 volts para dito sa supply na memory natin. Sa NAN plus, saka dito, saka 12 volt para sa panel. So ngayon, i-on natin. So guys, take note ha, ito wala pa. Ayan guys, nagkaroon siya ng 3.24 volts. Ibig sabihin lang, no, nag-conduct na yung transistor natin at magkakaroon na rin to ng 3.3 volts at mag-out na rin siya ng 1.8. Yan, ibig sabihin, walang problema itong supply. Kumpleto siya. Meron siyang in. Dahil nag-activate na itong transistor natin, nag-conduct na siya, nagkaroon ng conduction, nagkaroon siya ng 3.23 volts. So, magkakaroon na rin to ng 3.3. Ngayon, kung meron naman itong 3.3 at wala siyang out, sira ito, sigurado, sira yan 100%. Palitan nyo ng yung 1117 pero may nakaidikit dito na yun na 18, ibig sabihin 1.8. Pag naka-indicate dito na 3.3 din, o ano, 3.3 ang value nito. Alam niyo na meron na tayong binlog nito nung nakaraan. Panoorin niyo na lang. Ayan guys, 1.78. Tapos dito sa panel na to, ito kanina may 12 volts. Yan. Ito wala pa. Ngayon meron na to kasi nag-conduct na rin transistor natin. Yan. Meron na rin siyang supply ng panel natin. Ito yon. Ayan o, ayan. LPDs, ito yung pinanggagalingan ng LPDs cable papunta ng Tcon board natin. Meron na rin siyang supply na 11.98. Tapos dito, ayan, meron na rin siyang 1 volts. Tapos ito, ayan, 1.6, 1.4, 1 volts. Yan guys, 1 volts. Ang hindi lang kanina nag-activate during standby mode, ito IC1117,
itong coil saka ito, tatlo. So, ibig sabihin lang no, kasi ito, nanggaling pa ito ng mga enable circuit. Kaya pag nag-power on kayo, tingnan nyo, dapat magkaroon na supply yan. Yan o, 1 volts. 1.5, 1.5. Tapos, 1.8. Yan. Guys, tapusin nyo muna yung video kasi medyo may nakalimutan. May gusto lang akong balikan na nakalimutan ni ano. Tapos na rin ako mag-vlog sana, kaso lang, bumalik lang ako. Kung ano nyo sa huling video natin, nag-ano na tayo, kaso bumalik lang ako para kompleto eh, kasi medyo may nakalimutan lang ako na ibang detalye. Ngayon, gusto ko paano kasi, di natin masyado na ipaliwanag yung ano. Kasi ito, alimbawa, ito yung non-flash memory niya, may value yan. Ayan. Ipa-flash ko na lang dito sa ginawa kong diagram, kasi ito yung CPU. Hindi ko na tinanggal yung heatsink kasi baka masira dahil buo nga to guys, tong board na to, sayang naman. Ipa-plus ko na lang dito. Tapos itong diagram na ginawa ko, ayan. Kaya ito, nilagay ko na MMC, ayan o. Sinulat ko na rin din. I-plus yun na lang. Ibig sabihin kasi yung MMC controller, kailangan meron siyang 3 volt supply. Kailangan niya para sa non. Yung BDD guys, ibig sabihin ng BDD na yan. So, ang makikita nyo, may nakalagay dyan BDD or BCC. Ibig sabihin kasi ng BDD or BCC, ito yan, meron na rin akong ginawang ano rito. Yung BDD kasi, naka ano yan para sa refer to positive supply ng MOSFET. Ibig sabihin ng D-drain. Yung negative niya, BSS, kasi voltage source. Sabihin, yung pinaka-negative niya source. Kasi yung gate niya, yun yung pinaka-input niya para sa MOSFET. Sa BCC naman, ito naman yung collector ang pinaka-ano niya. Ayan o, collector BCC. Sabihin na si collector, yung supply voltage niya. At ang negative supply naman, BEE, ibig sabihin emitter yung ground. Tapos bisang input supply niya. And guys, kaya para malaman nyo lang kung ano ba ang ibig sabihin kasi may nagtanong sa akin, bakit ako paulit-ulit BDD ng BDD din sino ang binabanggit ko. Ito yung nilagay ko na, ayan o. Ang kailangan meron siyang 1.8, yung sa pinakita natin na IC117, yung 1.8 or 3 volts dual supply, BDD man or BCC. Para sa MMC controller, ito yung guys. Yung MMC controller na inano ko rito sa diagram ko, ito yan. Yan. Tapos ito, may value to na depende sa number dito. May tinatawag na 64 GB, 128, hanggang sa pinakaan, meron siyang dual o single. Ano nyo na lang, i-google nyo na lang yung number. Pero ito yung tinatawag na MMC controller. Yung tinatawag na non-flash memory. Ayan yan. Tapos ito yung CPU. So ngayon guys, ano ko lang din para kumpleto na. Hindi lang natin nakuha rito yung sa backlight. Ayan, subukan natin sa backlight. Kakapitan ko ng backlight to. Tapos dito siguro wala na tayong question dito. Ayan. Ano nyo na lang. Yung diagram. Babalik ako dito, lalagyan ko siya ng backlight. Ngayon guys, ipa-plug in ko lang. Ayan, sasaksak lang natin siya. Ayan, naka-standby na siya. Ayan. Standby mode guys. Ulitin lang natin. Kasi nakalimutan, balik lang tayo. Ayan, 12 volts. Tapos dito sa papuntang backlight, meron siyang 18 volts sa Schottky diode niya. Tapos sa MOSFET niya regulator, meron siyang 18 volts. Yan, sa ano yan guys, sa ano,
Tawag dito, standby mode. Paki-power on mo nga. Ayan guys. Ah, ulitin lang natin, tinanggal ko uli, tapos sasaksak ko uli. Ulitin lang natin, standby mode 18, kasi parang bumaba. Bumaba siya. Ayan, 18 volts standby mode sa backlight, sa MOSFET niya. Pag inon natin, bumaba siya guys. Bumaba yung supply, naging 15 volts. Pero yung supply ng backlight niya, tingnan natin supply ng backlight. volts. Ayan. Ibig sabihin, mababa lang yung supply na ano niya. Ayun, supply ng backlight, 38 volts. Tapos dito sa regulator niya, yung 18 volts na isang standby, bumaba siya. Bumaba ng 15 volts. Ayan. Dito sa Schottky nga, Schottky diode, 16 point. 16.50 plus dito, 15 volts lang talaga. Yeah, supply ng backlight natin guys, ayan. 38. Ayan, 38. Ilipat natin dito sa wire ng positive ng backlight. Ayan, 38.7. Dito sa ano na to, diode 38. Parehas lang. Yan lang guys, pahabo lang. Ibig sabihin, lahat kompleto na. Ito lang naman nakalimutan eh, parting backlight. Papatayin ko lang siya. Yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa video natin. Kung nagustuhan niyo yung video natin, paki-like lang, kahit isang like lang. At saka paki-comment lang din sa baba kung ano napansin niyo sa tutorial natin. Sana guys, paki-ano naman kayo sa mga ginagawa natin video para ganaan pa tayo mag-vlog sa mga susunod nating video. Alam guys, salamat sa susunod ulit nating video. Abangan.